nasa Bagak ako ngayon, guys. Bait talaga ni Kuya Driver. Dinala niya ako dito sa walang entrance kasi hindi na ako magka-cottage eh. Sayang naman yun. So dito walang entrance. Sariling sikap nga. Oh, I knew you would call back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Hi guys, so yun, nagpupulot ako ng mga shells kasi walang nagtitinda sa souvenir shop dito. So, mga shell na lang pinulot ko. O, diba? Ang ganda. Bongga. Ganda ng view, oh. Kaso ang init, sobra. Ang daming shell dito, guys. Di ko na alam kung anong pupulutin ko. Try natin itong isa. Parang bata, eh, no? Nagpupulot. It's just sneaky, slow, and discreet. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me. Just tell me louder, if you're loving me. Just love me harder, have no. So yun guys, pabalik na ako ulit. Ayun yung dagat. So wala kasi akong baon na shorts. Eh, siyempre, nandito na rin naman ako sa Bataan, but di pa ako pumunta sa dagat, diba? So, yun. Nihintay na ako ni Kuya doon. Bait nga ni Kuya, eh. Susunod na pagbalik ko dito. Ano, si Kuya pa rin siguro yung sasakyan ko. Tinadaan ko yung number niya, 27. Di ako makapag-vlog ng maayos dito kasi ang init, yung umitim. Alam mo yun. Pero ang ganda. Ganda, no? Walang entrance fee dito. Galing talaga ni Kuya kahit kailan. Sarap magpahabol sa alon. Tignan nyo. Kasong hirap maglakad pag naka-rubber shoes dito sa ano, sa dagat. Init pa mo. Saan na ba si Kuya? Pabalik na po ako kay Kuya. Pagod na pagod ako ngayong araw na to. Siguro mga 3 or 4 na. Ganda, oh. Bait ni Kuya. Dinala niya ako sa Friendship Tower. Pipicture daw muna ako dito. Ipapark niya lang yung tricycle niya. Ayan o. Diba? Ang bait ng... Pag nagtatravel talaga ako, palagi mababait yung mga nasasakyan ko. Buti na lang. So yun. Goodbye, Friendship Tower. Balik na pala ako. So, bye-bye. So, back to Balangan ako, beshi. Wap, tignan nyo yung itsura ko. Hagardo na. And, ayan, may kwento ko sa inyo mamaya. Na-scam tayo ng todo. Pero mamaya ikukwento. So, ayan guys, nakasakay na ako ng pa-inter. Kasi wala nang pa San Fernando daw. And, ayan, dito na ako kakain. Bumili ako sa McDo. Ayan. Mamaya ako na ikwento lahat sa inyo pagdating sa bahay. Hey guys, so nakauwi na ako ng bahay and sobrang pagod ako ngayon. So di ko recommend tong earrings na nabili ko sa Marky, yung yen and yen ba yun? Yun, di ko recommend kasi natatanggal siya. Palagi siya natatanggal habang makita ko sa bundok. Tapos palagi ko siyang inaayos, nakakasawa naman. Nung pagbaba na sa bundok, sinabi ko kung malapit ba yung dagat doon. Or
yung Bagak. Kasi nakita ko dun sa museum yung mapa, Mount Samat. Nandito yung Mount Samat, tapos andito yung Bagak na dagat. So, sabi ko, kuya, ano pong sasakyan papuntang Bagak? So, sabi niya, ay, sa akin ka na lang sumakay, 400 lang. Sabi niya ganon, no? O, sabi ko, napaisip ako, 400. Wala po bang jeep? Sabi ko ganon. Tapos sabi niya, meron naman, kaso magta-try ka pa rin, magbabayad ka ng 500, sabi ng ganun. So, naisip ko, 400 kay kuya, tapos kung mag-jeep ako, magta-try 500 daw. So, sabi ko, sige kuya, sa'yo na lang ulit. E di yun, sumakay ako sa kanya ulit. Tapos hinatid niya ako sa may dagat, na parang ano lang, hindi siya beach talaga. Dagat siya, pero hindi siya anuhan ng turista, alam mo yun. Wala siyang entrance fee, walang cottage. Tapos yung sa gilid, mga bahay-bahay na kubo. Then, yung mga bangka, mga mangingisda yung nandun. Pero may nagsiswimming naman. Pero siguro mga taga dun lang din yun. Tapos yun, maganda naman siya. Ang sabi sa akin ni Kuya, white sand ang pupuntahan namin. Pero, hindi siya white sand. Pero, yun nga, pagdating sa Bagak, is... Sabi ni Kuya, wait niya na daw ako. Diba ang sabi niya 400? Tandaan niya sinabi ko. So, pinicturan niya ako dun sa may dagat, sa mga bato-bato. Tapos, naka-rubber shoes ako, hindi ako nakaapak dun sa bato-bato. Tapos, nagpulot ako ng shells. And then, ayun, pagkatapos daw, sabi niya, dalhin kita sa Friends Tower. So, yun, hinatid niya ako sa Friends Tower. Tapos, pinicturan niya ulit ako dun sa may Bagak. Ang bait niya, sobra, solid. Pagdating dun sa Mount Samat ulit, sa ibaba, kung saan kami unang nakita ni Kuya, siningil niya ako ng 800. Ang sabi niya sa akin nung una, 400 lang. Kamukha nang sa Mount Samat. 400 round trip. Pero nung pagdating mismo sa ilalim ng Mount Samat, ang sinabi niya sa akin, 800. Kasi wala akong barya. Inabot ko sa kanya yung buong 1K. And then, sinuklian niya akong 200. Tapos sabi ko, Kuya, 200. So... Sabi niya, 400, 400 po kasi ma'am, kaya 800. So, tama lang na 200 yung sukli niya. Sabi niya, girl. Tapos, pinasa niya agad ako dun sa kabilang tricycle driver. Ang sabi niya, ihahatid ako sa Balanga, sa mismong terminal, 100 pesos. Nagtanga ako kasi, nakarating ako doon sa ilalim ng Mount Samat na 20 pesos lang ang binayad ko sa jeep. Take note. So, wala akong choice. Walang jeep, walang dumadaan na jeep. So, okay kuya, at hatid mo ako, sige, 100 pesos deal. Kesa sa hindi ako makauwi, kasi ang sabi nila sa akin, matagal daw yung jeep doon kung maghihintay ako. Anong oras na? 4 na yata or 4:30? Okay, sige, hatid mo ako kuya. Ibang kuya na to ah. And then yung tricycle driver na nagsingil sa akin ng 800, umalis ka agad, beshiwa. And then yun, hinatid ako ni kuya na nagbayad ako sa kanya ng 100, binaba niya ako sa may... gas station siya, hindi mismo dun sa terminal. Sabi niya, sakay ka ulit, 20 pesos lang ang ibabayad mo. So, pinangabang niya ako ng trike. So, another trike na naman. Hinatid ako sa mismong terminal na. So, yun. Edi yun. Tapos, pagdating ko sa may terminal, sa Balanga City mismo, nag-take out muna akong pagkain kasi sobrang gutom ko. And then, yun. Sumakay na ako ng Bataan Transit ulit na papuntang Cubao and nakarating ako sa SM, ay di, sa intersection pala. Then sumakay ulit ako ng jeep papuntang SMP and nakauwi na ako ng bahay. Naglakad lang ako, bumaba ako dun sa may kanto. Kasi beshiwap, wala lang, trip ko lang. Sabi pa nga nung mga nandun sa dagat, sa Bagak, balik ka te, sabi nilang ganun. Sabi ko, sige po, sabi kong ganun. Hindi ko naman in-expect na ganun pa lang mangyayari. So, yun. Pero at least, diba, na-try ko. I mean, nakapag-travel ako and nakarating ako ng ligtas and nakabalik ako dito ng buhay din. So, yun. Nag-enjoy naman ako ng todo. Kung para sa enjoyan naman, oo. Siguro, bukas, ano na eh. Ang New Year na niyan, 31 na bukas. So, update ko na lang kayo bukas ulit. Ito yung earrings na di ko recommend sa lahat. Sayang wala na yung males na earrings sa Marky. So, yan, update na lang ako bukas. Okay?